natin guys, pupunta kami ng Busubos ngayon. Good day guys, Cambio Moto here. Ngayong araw ay nandito na yung mga parts na mga kailangan natin para dun sa sinasabi kong mushroom filter. Yun na yung gagamitin natin sa aking motor. Kasi tinanggal ko na yung kanyang airbox, air filter. So, pangsamantala, mag-mushroom na lang muna ako. So, ito yung mga parts na in-order ko. Dumating na. Para sa engine breather, ito, yung maliit na filter, pang engine breather. Kulay blue yung napili ko. So, check natin. TR1 yung tatak. Kahit ano namang engine breather na filter, okay lang. So, and then, ito yung AN6 kung tawagin. AN6 para dun sa kabitan ng hose ng engine breather. May kasama pa yan ito. Kaya lang separate. Ito yung 1/4 na NPT. Tama ba? NPT? Ito kasi yung ikakabit dito. Magkaiba sila ng package. Hindi kasama to dito. And then, meron na rin akong mushroom filter. Ayan, RAM yung tatak. Ay, RAM. Hindi pala RAM. Rad pala rad. Sorry. So, ito muna yung kakabit ko sa motor ko. And bago natin ikabit, i-assemble muna natin. So, dito, siguro hindi ko nakakailanganin tong clip na to. Clamp. Kasi, yung bracket, pwede nang pang-clamp yun eh. Ito yung bracket naman, guys. Ano to eh, bracket ng side mirror. Ito yung ginagamit. Then, bumili na rin ako ng stainless bolt para hindi kalabangin. So, assemble na natin. AN6 to NPT. Ayan. And then, natanggalin ko na tong clamp na to. Hindi ko nagagamitin yan kasi sakto naman oh. Mukhang sakto. Ayan. Parang na siyang diroskas. Isasagad ko na lang. Yun. Nasagad na siya. Then, yung bracket naman. Pagkatapos natin may kabit na test ride, titignan ko kung ano yung kaibahan dun sa naka-stock na air filter, kung meron bang pagbabago o wala lang, keme-keme lang. Sakto. So, napili ko red yung bracket para parang flag ng Pilipinas. Red, blue, red, blue. Ganun. Ipitan natin. Yun. Okay na yung ano natin. Engine breather. Then yung filter natin. Mushroom filter. Na rad. Maganda siya. Oh, parang makapal. Then, pati yung goma niya makapal. Sa loob okay yun. Ito rin yung engine breather. Okay rin naman para sa akin. Then yung mga fittings. Okay, dito isasalpak yung hose ng engine breather. May ano to eh. May maliit to sa loob. Ayan o. Dito siya isasalpak. Yung hose. Dito. Papasok lang dyan. So, yun. Ito na yung mga parts natin para sa mushroom filter natin doon. Ikakabit na natin doon sa motor. Tapos, titest ride natin. Tapos, bibigyan ko na lang kayo ng feedback kung anong pakiramdam ng ganito yung gamit. Tara, testing natin guys. Pupunta kami ng Busubos ngayon.
kasi 40 days nung father-in-law ko o sa dalawa namin. Okay naman yung ano, filter. Ramdam mo yung may pagbabago. Yung nga lang, napansin ko bandang siguro mga 4th o 5th gear. Halimbawa, gigilin mo ng 4th gear pagdating ng 5th gear para siyang may para may hagok, ganun. Para siyang biglang nabulunan ng hangin. Ganun yung ano, pakiramdam niya. Pero okay naman. Tsaka tunog ano na siya. Para na siyang carb type. Tunog carb type siya, guys. Sa totoo lang, hindi naman to ano, pampabilis. Ganun. Wala lang, pupogi lang. May iba lang yung ano, tingin. May iba lang sa paningin. Kasama ko itong nasa harapan, itong dalawa na to, naka NMAX tsaka MIUI 125. Maganda rin siya sa pagkat, guys. Kasi maluwag siyang nakakahinga. Nag-slide lang siya, hindi siya nahirapan. Hindi siya nahirapan sa first hanggang third gear. Parang nag-slide lang, ganun, yung pakiramdam. Hindi yung ano, hindi yung line yung nag-slide. Ganda siya sa uphill. Nakakahinga siya ng maluwag na maluwag. Hindi siya nabibitin sa hangin. Sarap mag-ride, sir. Dito na kami. Sarap mag-gana.
konting waswas. Lalim nun ah. Harap na. Luwag ng kadena ko. Bibisita po sa puntod, kuya. Ano po, di Jesus? Opo. So yun lang guys, yun lang naman yung napansin ko dito sa mushroomer filter. Nadagdag na, tunog lang. And then may konting ano lang kubago. Mas gumaan siya sa hatakan, ganoon. Pero may downside. Nakakaramdam ako ng hagok sa fifth gear. Yun lang naman. Totoo lang ano, di naman talaga siya nakaka, parang di naman nakakatulin talaga. Medyo nakaka ano lang yung makina. Nakaka relax lang yung makina. So sabihin na natin merong konti. Konti lang. Siguro mas advisable tong ganitong setup kapag naka-injector ka, naka-open pipe, mga ganon. Tapos naka ECU. Okay naman sa stock. Yun nga, sabi ko nga, dagdag ano lang. Dagdag forma. Pero kung ang inaasahan mo ay bibigyan ka ng mas malakas. Hindi. Pag stock yung lahat. Actually may ano siya eh. May delay pag sa high speed na, parang lumalamyasa sa arangkada. Yun, malakas talaga siya, may mas lumakas siya ng kaunti kaysa yung naka-stock. Pero pag sa high speed na, kagaya ng sinabi ko, fifth gear, nagkakaroon siya ng pugak. Pero ano lang naman, dun lang. So nagkabit lang naman talaga ako nito para maiba lang yung itsura ng motor. Tsaka yung tunog, yun lang. Sa tunog lang talaga ako natutuwa sa ganitong setup. Kasi para ka rin naka power pipe. Siguro babalik ako sa stock na air filter box pagka tagulan na ulit. Yung nag-uumpisa palang tagulan, kasi itong tagulan na to medyo patapos na to eh. So hanggang dito na lang guys. Salamat sa panonood. At salamat sa lahat ng sumusuporta sa channel na to. Hindi dahil sa inyo, wala ang channel na to. That's it. Salamat at peace sa lahat.